silang dalawa, kita niyo kung gano'ng kaganda yung pinunta ko natin. Pero, ay, thank you, Marlon. Hindi na mawawala yung junior ko. And yeah, guys, sa atin lang muna yun, ha. Guys, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell of Marlon India's TV. Siyempre, Sabel, Ismero, Ando. Yes, subscribe to Marlon, ha. So, what's up sa inyo mga ka-idol natin dyan? Ayan, magandang araw sa inyo at welcome back to my YouTube channel. Kung bago ko pala sa channel na to, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, share, at subscribe. At click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa aming mga video. Today vlog, eto magandang balita to kasi ngayon ko lang dinalaman to, ayan. Syempre, courtesy of Papi Sion, ayan. The underground culture, ayan. Doon ko to nakita at napawaw ako dahil yun pala yung mga pinagdaanan ni Champ Tata Janril Casimiro bago siya naging isang boksingero at sikat na boksingero. Ayan, syempre. At nakakabilib dahil talagang bata pa lang pala, talagang masipag at nagsusumikap na tong si Cuadro Alas Malakas. Diba? Nakakatatak na pala talaga sa kanya pagkabata pa lang na gusto niyang iangat yung sarili niya, gusto niyang magsumika para sa pamilya niya at makatulong sa pamilya niya. Ayun mga ka-idol. So ano pang hinihintay natin? Tara, saksihan natin at panoorin natin ang mga pahayag ni Cuadro Alas. Sobrang nakakapawaw talaga at nakakapabilib. Ayan, tingnan natin kung ano nga ba ang mga ginawa niya nung mga bata siya para lang makasurvive sa buhay, di ba? At let's go. Ayan o. Okay. Bago ka maging boksingero, champ, no? Sino si Jander Casimiro bago ka maging boksingero? Dati, ano lang naman ako dati, tumutulong sa pamilya ko, nagtatrabaho ako sa merkado, yung ako yung tagaigib ng tubig sa ilog sa dagat, yung wow, yung mga palisdaan, 'di ba? Kailangan nila ng tubig na para mabisbisan yung isda. Oh. Ako yung nag-iigib ng tubig doon, tapos bibigyan ako ng 5 piso sa isang container, 5 piso 'yun. So iniipon ko 'yan. Mm. Ilang taon ka noon? 8 years old ako noon. Damn. Kung saan nagtatrabaho ka na noon at that time? Oh, nagtrabaho ako para pangbaon lang sa eskwelahan. Wow, grabe naman. Kinilabutan naman ako sa'yo. Grabe yung struggle mo. Ayan, no, mga kapatid, isa yan sa mga sinishare ni Janel, no? Yung tunay na buhay niya noong araw. Okay, sana pakinggan, no? Na nakarating siya sa kung ano man siyang pwesto ngayon. Ngayon, paano ka nagsimula sa boxing? May nag-influence ba sa'yo? May nag-influensya? Or may lahi ba kayong boksingero? Yung papa ko lang. Yung papa ko, mahilig sa boxing talaga. Okay, so doon ka na-influensyahan. At doon si Jason nagdala ng influensya talaga sa akin kasi lagi niya akong, lagi kami nagsusundukan kahit sa daan, Kulang ako. Si Jason talaga lagi, tapos pag may makaaway kami, wala na yan, wala na, nagsuntukan talaga sa labas. Asa kalye, so yan mga ka-idol, nakita nyo naman kung gaano kasipag si Janril Casimiro. Kita nyo, dumaan sa point na naging tagiigib siya ng tubig, yan, magkano lang, 5 piso, isang container, di ba? Ganong kasipag siya nung mga kapanahonan nung bata siya para lang makapsurvive sa buhay, yan, at sa kahirapan. Kaya sobrang saludo tayo dahil sa mga pagsisikap ng mga ginawa ni Champ Cuadro Alas, kita nyo naman kung nasan siya ngayon, di ba? Kaya deserve talaga lahat ni Champ Cuadro Alas, lahat ng meron siya ngayon dahil pinagpagura niya to, pinagsikapan niya, pinagtrainingan niya, lahat. Kaya deserve mo yan, Champ, na nandyan ka ngayon at tuloy-tuloy lang syempre at nakasuporta kami 100% sa iyo. Ayan, shoutout natin syempre Rugby Boy TV, Batang Mindanao, Kuya Lodge, ayan, Cuadro Alas TV Vlog, ayan.
AJ Panibatan, Hermo TV, si Kuya Rpino, shoutout na rin, at si Kuya Nimuel, shoutout, Mandirigma, shoutout, at kita-kits na lang tayo next vlog. Bye-bye! Peace out, men! Ingat lagi! Subscribe mo natin, Marlon. India's TV. India's TV. Ayan. Thank you, thank you. Ano pa inabangan nyo? Pindot na. Yeah. Ay nagpapasaya. Marlon, India's TV yan. Marlon, India's TV yan. Palaging nandito, kapwa Pilipino. Walang ibang magtutulungan, kundi tayo.